Noong buwan ng Pebrero, tinatayang umabot na sa 48,411 ang mga batang nahawaan ng COVID-19 sa bansa at patuloy pa itong nadadagdagan. Pero ang paglilinaw ng Department of Health, hindi lang naman daw po mga bata ang nararanasan ng pagtaas ng kaso kundi sa lahat ng age group. Gayunpaman, maraming mga magulang ang nababahala sa balitang ito. Kaya para pag-usapan yan, makakausap po natin si Dr. Mary Ann Gunyi, ang presidente po ng Pediatrics Infectious Diseases Society of the Philippines at miyembro ng National Immunization Technical Advice. Magandang umaga po, Dr. Gunyi. Magandang umaga po, Yusek Rocky. Magandang umaga rin po sa mga nanonood at nakikinig sa inyong palatuntunan. Opo. Dok, ito pong datos na inilabas ninyo na higit 48,000 children age 19 years old below na pala po yung nahawahan ng COVID sa bansa ay until February po this year. Paano naman po yung mga February to August? May estimate na po ba kayo kung ilang pa yung nadagdag sa bilang na yan? Yan din po ang tanong ni Red Mendoza ng Manila Times. Sa ngayon po, Yusek, wala pa pong actually datos na kami nalalakap kung ilan ang nadagdag dito sa mga batang ito na nahawaan ng COVID. Pero dahil tumataas po ngayon ang kaso ng Delta variant, sasabay lang po ang dami ng mga bata na nahahawa ng COVID sa dami na nahahawa sa mga matatanda. Kung titignan niyo po, Yusek, yung 48,000 na kaso sa mga bata, pag itinabi niyo po yan sa kabuuang kaso ng COVID-19 natin dito sa Pilipinas, wala pa pong 10% yan ng kabuuang bilang ng COVID dito sa Pilipinas. Pero Doc, may datos din po ba kayo kung ilang bata naman yung nasawi dahil sa COVID-19 since nag-start po yung pandemya or kahit this year lang po? Sa ngayon kasi ang datos na nasa amin is actually a registry na nilaunch po ng Medical Society ng Philippine Pediatric Society at saka ng Pediatric Infectious Disease Society. Doon po sa datos na yon, meron pong 1,000 na mga na-confine na mga pasyente. 80% po doon ay naka-recover. Meron hong mga 10% na namatay. Pero 1,000 lang po yon. Pero kung ang pag-uusapan po natin ay national data, wala pa po kasi tayong dato. Palagay ko po naglalakap pa po ng datos ang Department of Health tungkol po sa mga kaso ng COVID-19 sa mga bata. Opo. Pero ano po yung mga pre-existing condition ng mga bata ang yung nagiging prone po sa COVID-19 or at pwede po ba rin masabi na ito pong mga bata ay mas mataas yung kanilang resistensya kapag tinamaan sila ng COVID? Ang mga bata so far, ang sinusulong ngayon ng mga eksperto is sinasabi nila na may likhang lakas ng immunity ang mga bata. Kaya kung mapapansin natin, generally ang mga bata ang ipinapakita lang ng mga sintomas ay mild. Ano to? Lagnat, sipon, ubo at kusa na lang gagaling. Yung iba nga wala pang sintomas. Pero kapag ang pinag-usapan po natin ay yung mga batang may underlying medical conditions, sila po kadalasan ang pwedeng lumala ang COVID. Ano po itong mga pre-existing conditions? Ito po yung mga batang may sakit sa puso, may sakit sa bato, sila po yung may cancer, sila po yung may hika, sila po yung may mga neurologic disorders katulad ng mga epilepsy, cerebral palsy, sila po yung may diabetes, yung mga matataba, sobrang tabang bata, at saka po yung mga bata younger than 1 year old. Ito po yung mga tinutukoy namin may mga pre-existing conditions na pwedeng maging malala ang COVID sa kanila or pwede rin pong hindi. Opo. Tanong naman po ni David Santos ng CNN Philippines, DOH data shows pneumonia is one of the leading causes
of child mortality in the country for ages 1 to 14. Pneumonia is also a common complication for COVID. Firstly, are we able to distinctly keep track of this among kids? And say, could the prevalence of pneumonia among kids bolster calls to have them vaccinated against COVID? Ang pulmonya po, matagal na nating problema eh, Yusek. Bago pa dumating itong COVID, pulmonya na ay isa sa mga sakit na nakakamatay sa mga bata. So, ang DOH naman po, merong mga bakuna laban sa pulmonya, katulad nung DPT, yung pertussis doon, yung PCV, yung pneumococcal conjugate vaccine, yung para sa tigdas, yung measles vaccine, meron pong ganon. So meron naman pong mga hakbang at may mga measures na ginagawa ang Department of Health para maibsan yung problema natin dyan sa pulmonya. Tama po kayo, mahirap po talagang i-distinguish clinically base lang po sa sintomas ang COVID dun po sa ibang mikrobyo na pwedeng mag-cause ng pulmonya sa mga bata. Opo. Ang sunod pa rin pong tanong ni David Santos, according to some statistics, children composed of at least 30% of our population. Do we have an idea how many percent of them get regular anti-flu vaccination? At paano naman daw po yung pneumonia vaccine? In short, how receptive are Filipino families in having their children vaccinated? Tungkol sa flu, hindi pa po kasi kasama yan doon sa National Immunization Program. So nabibigay po yan sa pribadong sektor, yung flu vaccine. Yung PCV po, kasama na po yan sa National Immunization Program at naro-roll out na po yan sa mga ibang health centers. Pero ang pagkaalam ko po, hindi pa po lahat nabibigyan yan. Pero pinag-uusapan naman po ng DOH through the National Immunization Program na paigtingin pa yung pagbibigay ng mga bakuna sa mga bata laban po sa pulmonya. Opo. May pahabol pong tanong si Red Mendoza ng Manila Times. Ano po ang kahalagahan ng isang family border na ang lahat ng mga magulang at mas nakakatanda ay bakunado para maprotektahan ang mga bata? Malaking bagay po yun na mabakunahan na po ang mga magulang at mga matatandang nakapaligid sa mga bata sa isang pamilya. Kasi kahit papano po, kung bawa po magkaroon ng infection, COVID infection dyan sa pamilya, yung chance po na mahawaan yung bata is mas maliit. Opo. Do, kami po ay nagpapasalamat sa inyong panahon at sa ibinigay na impormasyon. Dr. Mary Ann Bunyi, mabuhay po kayo at stay safe po. Maraming salamat dito po, Yusek.